damdam sa atin ng magkabila ang kupunan. Hindi ko na nga alam kung ano bang pinaka-play dito ng dalawang kaya teams natin. Eh. Kung maglo-lord ba tayo or hero muna. Kasi parang sa kilos nila ngayon, parang hero muna yata. Gusto. Yung gusto nilang gawin. Pero depende din naman sa mood. Kung gusto nilang mag-lord na lang muna. O, basta para sa dalawang teams natin. Ayan na! Resources. As speaking of, ito na nga yata yung timing na hinihintay. Pero maaabutan ba? Kasi makaka-out lang sila Haji. So, Conceal ay gamit na for Smart Omega. Papaano pa sila mag-e-engage dito kung ikaw ang Blacklist International? Grabe talaga. Nagparamdam lang nung Conceal yun. Pero parang nararamdaman nating lahat. Parang mare-reset na naman yung Lord para dito sa ating game more on focus ulit. So again, kompleto naman ng mga spells ang ating mga players dito. Pero hindi, or nagamit na yung Conceal. So for Blacklist International, siguro isang runway from Adilar at tawagin ang buong army para pumasok dito against Omega. Kaso may wave din sa bottom lane na kailangan problemahin ng Blacklist International dito. So habang nakikipagsabayan sila dito sa control ng Smart Omega sa Lord Pit, ay mukhang meron silang magiging kapalit na tore doon sa bandang bottom lane natin at hindi na nga sila nakalapit. Mukhang ito ay sa Smart Omega na! Isang mabilis para sa Smart Omega at si Ryota tinawag na yung mga armlets. Habang nangyayari yon, ginamit yung kanyang glorious pathway, pero hindi aabot ang Blacklist International Smart Omega sa Lord. Paano ka nga naman kasi papasok at mag-e-engage kung napakarami mong aalalahanin dito sa side ng Smart Omega? Hindi nga siya yung typical na nakatago yung mga members nila. Kitang-kita eh. Harapan eh. Pinapakita na mismo ng Smart Omega na nandito sila, na kinokontrol nila yung Lord, pero Blacklist International talaga ay hindi pa natin ramdam na nagiging committed sila. May unting hesitation pa sa kung papaasok sila mag-e-engage dito kontra sa Smart Omega. Kaya naman ngayon, mapipilitan munang dumepensa ang Blacklist International at susugod naman ngayon ang Smart Omega kasama yung Lord. Oh, ito na yung Lord's pathway, pero papasok doon yung Lord. So, madedepensaan ba dito ng Blacklist International? Si Ryota, tinawag na yung mga armlets niya. Medyo mag-turn around doon sa moment na yun at napalayo nga lang. Medyo may free hit and with a kill, with a kill. Pero hindi pa rin nadedepensaan yung Lord, ha? Sabi ng Omega dito, okay, sira na lang tayo na Tori dito sa may top lane. Feeling ko yun talaga yung magiging goal, lalo pa kung ikaw sila Andorio. Pero Conceal form Haji, maghanap siya ng set. Mukhang mahuli si Andorio, pero sasapat pa yung damage kasi may frigid kay Shiba. Ito na naman yung sinasabi natin, pero talagang pang-counter! Unstoppable na dito si Andorio at hindi pa nga rin talaga siya nakukuha dito sa ating game. Akala natin, it's time na para sa Blacklist, pero napigilan pa rin. Andun ni! Naabot ni! Na-stun na si Andorio, pero still, naramdaman mo kung gaano kaagap dito ang mga members ng Smart Omega to make sure na hindi siya tutumba. O eto, Frigid Glacier, sige, pagtangkain nyo na hulihin siya. Hindi namin kayo pagbibigyan, hindi namin yan hakayaan. At mukhang uubusin na rin ng Smart Omega lahat ng mga inhibitor turret ng Blacklist International. Pero may wild charge ulit! Meron namang wild charge, hindi pa rin nasisira, pero nandun na yung deadly catch. Uy, para ma-secure yan. So again, parang ano lang muna, folks, para dito sa ating dalawang teams, more on Battle of Attrition. Pero kung titignan natin, yung base ng Blacklist, nasira na pala lahat ng kanilang mga tore. So medyo mahirap yata na dumipensa mamaya pag mas tumagal yung laban natin at makapag-secure ulit ang Omega ng Lord. At disiplina pa rin yun for Smart Omega kasi alam lang talaga nila kung ano na yung capabilities. Pero Haji na pala rin yata rito. Mapapaaray ka na lang talaga. Mawala na immortality si Haji at si Dilar dito. Gagamit yung Glorious Pathway pero Haji is down. Habang wala pang minion, hindi meron pala dito sa may bottom lane. Pwede yatang diretsuhin ng Omega. At sinabi natin, more on controlled aggression na nakikita natin dito sa mga kupunan. At for Blacklist International, apat lang ang nandito para dumepensa. Nandun na naman yung deadly catch. MP na king papasok sa likod. Frigid Glacier, Narian na rin. Pero Dilar ay tutumba na! Godlike na nga dito ang mga players na Omega. At unti-unti na nga sinisira yung pace. At wala nang sagot dito ang Blacklist. Pero hindi, tuloy pa rin ang pag-hit nila. And Omega ang makakakuha ng game number one. Malinis at kontroladong daloy lamang ng laban ang ipinakita ng Smart Omega sa pag-secure at sa pagsagot sa mga ideya na hatid sa atin na gusto sanang ipakita ng Blacklist International kanina. Grabing simula para sa sharing ito, ramdam natin ang kanilang kagustuhang manalo. Pero para i-breakdown ang mga ganap, ibigay muna natin ito sa ating Infinix Game Tambayan. Good draft, good synergy, and goods na goods pa rin ang Smart Omega as they keep and hope to keep that streak of matches alive as they win
Game number one. Ten. Ginusto nyo man makipagsabayan, mas naging handa ang Smart Omega sa nakita nating laban. At hindi yun yung best timing for Blouse International dahil nga meron tayong up na Lord objective na for sure ngayon ay isesecure na lang ng mabilisan ng Smart Omega. So literal na depensa na naman ang kinakailangan at hindi maganda ang kasalukuyang kinatatayuan ng ating mga quote-unquote cores for both of these teams. Grabe yung nakikita nating discrepancy in terms of gold. Kailangan talaga nila makapag-farm muna para makabawi mamaya. Oh, kahit isang item pa siguro kay Outplayed. Mm-hmm. Kasi dalawa pa lang yung core item niya dito, yung Crescent Sight tsaka yung kanyang Demon Hunter Sword. Even for Dilar, parang road to Athena Shield pa lang siya. Mm-mm. Dito sa game natin. And we just really have to commend yung mga paano dito pa Elsa ni Kuya Okero. Oh, alam mo yung kanina, po umiikot siya. Siya yung parang naglatag ng Frigid Glacier sa pwedeng daanan ng Blacklist International to disengage. So natrap na lang din talaga. Kaya tayo nakakita nung hiwalay na laban kanina kontra or between Omega and Blacklist International. Na siyempre, pumabor yun sa Smart Omega kasi isipin mo, na ganito na kayo kalamang, yung mid laner nyo na yung kayang lumalim at bangso. Pero teka lang, nilapag na naman ang Glorious Pathway. Kailangan palayuin ng mga members ng Blacklist International, tore lang para raw sa Smart Omega. Oh, tapos ang ganda pa ng minion wave dito ng side ng Omega. At yung Lord nandun pa sa may bottom lane. And imagine, every time na tumitigidig dito si Kuya Atoy R, may kasama pang yung shield ni Chakno. Pero wait na, nakita na naman si Haji. Mapag-flicker out, ginamit yung Circle Eagle. At sakto na naman yung Luminum Blast. Megatil na para dito kay Juma. At habang nangyayari yun, hindi pa rin or nag-flow pa rin yung Minion Wave ng Omega. So medyo mahirap yata ngayon para sa the Blacklist na dumipensa. Nag-attempt makatakas doon si Haji, pero pag-landing niya, pasok siya sa Luminum Blast ni Chuck Mamba. And another Glorious Pathway. Naku, tatapusin na ba ng Omega? At hindi na yata nila kailangan na divide pa kasi nagta-tower lock na sila. Kita natin ngayon, mamatay pa si Dilar. Walang Minion Wave aside ng Omega. So buhay pa rin ang Blacklist. Pero tuloy-tuloy yung aggresyon na kanilang pinapakita dito para sa ating game. Kumakapit pa rin ang Blacklist International sa depensa para dito sa ating laban. Pero ang Smart Omega, sugod kong sugod, iisa lang ang kanilang nakikita. Inhibitor turret, Luminum Blast na kung tatama sa tatlo! Tatlo naman talaga ang nakita niya. At hindi na kailangan pa dito na dumipensa ng Blacklist kasi tatapusin na ng Omega. Another sweep para dito sa kanila. At parang ganun-ganun lang, tapos ang laban. Pabor sa Smart Omega. At ramdam mo kung gaano sila kadominante so far dito sa MPLPH Season 14. Sobrang linis ng performance ng Omega. And timing ni Chakno ng Luminum Blast. Sobrang ganda ng connection nila with Apoy R. And parang hindi nakapag-prepare or hindi in-expect ng Blacklist na ganun kalinis yung magiging performance ng Omega dito. Kahit ako sobrang linis talaga. Naghahanap ako, nag-iisip ako sa anong mga paparaan o mga sagot ang pwede. Kasi parang lahat ng mga intentions dito may direct na magiging salo talaga ang Smart Omega. Sabi nga natin, ultimo dun sa mga guiding wind. Yung positioning both ni Chakno and Ukir, para sa akin sobrang highlight talaga yung distance, no? Oh, para magbigay ng space kay Ukir na... Oh,